Salamat yun. O God, dahil ko ng Ginoo sa mga ebidensya o testimony sa iyong pagkamatinumanon sa naglabay ng mga adlaw o busan yan ang mga niya kita ng dinhi to worship and to honor Him. O ba't nga mga tao, pres, o ba't mga iksuon, hindi na sila magaling sa simbahan tungod sa physical illness. We are praying for them and we should be thankful to the Lord because we are the ones praying for them sa ilang na silang kaayuhan. Sa uban ninyo din eh, sa ato din hingan ng mga balatian, but God is using food supplements, medicines, para na magkaugan sa simbahan. Kinsa ka mauna sa pag-testify sa kaayo sa Ginoo, answered prayers, or mga providence sa Ginoo na nag-surprise na patubos o patubo, pagsalip sa iya sa niyari ng mga adlaw. Pinumalagit siya. Natapos na po itong 54th Church University. Amen. Na malang puso niyo. First time view at ganita po at masipahan niya nga niya dito. Salamat niyo sa mga Kristohano na may kasing-kasing niyo dahil kasing-kasing sa pag-support o pinagin niya na na panintot pa yun ang Iglesia. Salamat po kay napagaling niya na tulog yun sa mga panalangin. Paalam, nagyapat ang mga gabi na pag arrange din sa mga Kristohan na nagkimapangay. Salamat po sa mga resulta ng nalipigan mong lugi ay wala siya. Dili na po ma-expect. Ako na po nag-expect na hindi nga nga mabukad. Ganyan to, nangarap namin mga unit na sa kundina lang ay hana ang makuhan. Ako nga ako sa iglesia, pero kasi hindi, wala ko naman kung yung pinisato, ayaw ko sa akin. Amen. 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 Kaya yung mamaw nga, wala ko na ka-recover kay hindi ko na ako ang kumikuloy po kay nani, pero ulan lang sa financial. So, salamat sa dalay ko sila din mo kay kaya siya may provide ang plan. Dalay ko sila din mo ang pag-protection. Kaliyata na mo sa amo ang 5 days na seminar. Sa wala ko ka-address sa ato ang buwan last anniversary. Ako lang yan kung i-raise na Ginoo nga successful at yung sa resolution. Sa gihapon ang Ginoo, naghahatag ka na noong dugang panalangin sa tanan nga aspeto sa ako ang pinag-usap. Minita na lang ako sa Ginoo. Magpasalamat po ko, magpasalamat din sa Ginoo sa iyong kaayo, sa iyong provision. Magpasalamat ko sa kining pagsalig na gihatag sa Ginoo, ibutang sila sa kasing-kasing dahil isa sa panahon sa mga concerns or cares sa family. Kagahapon, the other day, nakabalo ko nga si nanay si tatay, pareho siya ng sakit. Pero wala kayo na balakad nga na nabalakad ko kay tatay mo kay last lang na na-confine siya sa hospital. Sayang diabetes, sayang anemia, sayang taas ng dugo. Nakuha lang ito siya na nagulag siya for a day or 2 days. Niya ingat pa sa doktor nga, hindi pag ito mo ang iyang sakit, pag magbabag na iyang resistensya. Ngayon kay iyang lungs, ngayon iyang liver na ito ang nagay sa iyang bisyo. Tingnan niya nga, hindi na gito tumayo ang iyang sakit. Ngayon sa doktor, pagdaman nila sa x-ray, kay hindi mo na pag-check sa iyang lungs, wala na iyang lungs na makita. Iyan pala ito mga Bibles na to sa Psalm 34. One, two, three. Si Bebe, nagamit siya o nagkakalahit-lahit na verse. Pero ang isa lang ang meaning mo, pag-magnify sa Ginoo. Yung sabi niya sa verse 1, I will extol the Lord all times. Kanya, His praise will always be on my lips. In verse 3, in verse 2, yung sabi niya. Or in verse 3,
glorify the Lord with me. Let us exalt His name together. Sumot pa sa bot, punta lang ito ang ginabuhin ni Leven, ang iyong kasing-kasing puno sa pag dahil sa Ginoo, puno sa pag himaya sa Ginoo. Now, karong gabi, itong meditation, mag-isip kita about count and magnify himaya, Lord, sa Ginoo. No? Now, kini ka verse, a testimony of David who had experienced God's wonderful work of deliverance from his enemy. Og makita nato dinhi nga, according to Bible scholars, this psalm is written after David had been spared from sure death in the hands of Achish, the king of Gath. Now, ang kinabuhi ni David, kung tanaw na to, many times nga nag-ungaw sa kamatayan ang iyang kinabuhi. No? Dili lang sa iyang mga kalaban ng mga nasod, mga kings, pero ang iyang kinabuhi nag-ungaw sa kamot sa iyang anak. No? Kisa ganyan ang anak ay dahil sa Ginoo, unang kasakit o problema, no? During that mga testimony time. Dapat ba nato na siya nga ma-daig si Ginoo, no? Mga kasakit, mga problema. Tinod, tungkol kay, kung wala kita yung problema, usahay, dili kita kasakit sa Ginoo. Kung wala yung mga kasakit, dili matestingan na ako ang Asia, no? Yutan po niya dungog, religious affiliation o religious experience. Huwag dagan pa nga mga butang na dapat ito nga i-magnify at i-daig din na sa Ginoo. Now, unsang daang rason ni David sa iyang pag-magnify sa Ginoo? David's reasons in magnifying the Lord. Now, din sa verses 4 to 10, makita na ito din ang rason. Nganong gi-exalt niya, nganong gi-extol niya, nganong gi-magnify, gi-glorify niya ang Ginoo. Sulta niya ito, umulog imong abaga, bingkoy kayo. Pero ang tao daw nga nagatawag sa Ginoo, nagaampo sa Ginoo, dili siya desperado, nag-angnaw, nag-sanag. No? Wala siya mga ibag, no? Tungod sa dili makatulog. Diba, kung ikaw dili makatulog, sa inyay kabusin mo, mag-itom-itom na imong pan, bilino? Kung kisigigag, una-una niya ito nga, imong mga ginatugyan sa Ginoo. Or manggawas ang imong mga pimples. People's expectation from the Lord, and they were not disappointed, for whatever God promised, He will fulfill. No? He will fulfill. Dili pa sir, kaya kuha na siya yung yuta. Dapat dili ang tamuhin mo. Temporary lang. Panigid siya. Kung nawala kita ay kwanta ninyo, usama na to. Pero nag-pray kita. Tungod kay ang Ginoo, gamana na to. Ang Ginoo, tungod kay Ginoo, nag-provide, no? So, dili kita magkakabalaka tungod kay ang nasay kita na ang Ginoo, ma-plaster ng kinintanan o sa kapisa namin siya na kung iamakan na ito, pastor, no? Nauman ni Kanon. Pero tanaw na ito, karoon na ito ang mga ginapangayos sa Ginoo. So, tungod ka na siya sa ito ang pag-ampo o pag-inabangay o ang ito ang troubles. In verse 6, ingon ka din sa verse 6, this poor man could, and the Lord heard him. He saved him out of all his troubles. So, kining poor man din, maybe nag-refer kini kang David, no? And the Lord heard him. He saved him out of all his troubles. Normally, a poor man can't get the attention of the rich and powerful people. Now, para sa inyo, kanus ang kubring na tao ma-recognize sa mga dato? Ganong i-magnify ni David ang Ginoo, no? O kayo nga dagan kita mga rason nga dapat nato nga himayaon ang Ginoo. Dili lang sa time nga ang circumstances para sa tua or against sa tua, but
Ingon sa dinhi sa tanang nga panahon, dapat ato nga i-magnify ang Ginoo. Dapat ato nga himayaon ang Ginoo. Dili lang sa kalipay, dili siguro sa mga prayer na ito nga wala kitubag or no ang tubag sa Ginoo. Sa mga it's all